For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. Bahagi yan sa sumpaan ng mag-asawa sa harap ng altar kapag ikinakasal. Mga salitang napakasarap sabihin at mapakinggan kung nanggaling ito sa taong iyong minamahal. Ang tunay na nagmamahalan daw ay magkasama sa hirap man o sa ginhawa. Walang iwanan kahit ano ang mangyari. Hindi bibitiw kahit gaano kabigat at kahirap ang pagsubok na kinahaharap nila. Ngunit paano kung wala na ang ginhawa at puro hirap na lamang? Mananatili ka pa rin ba sa tabi ng taong mahal mo kung parehas kayong nalulugmok na sa paghihirap? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut at pati na rin sa mga napakarami ninyong listeners. Ako po ay humahanga sa inyo dahil sa husay ninyo ng pagsasalaysay ng mga kwento ng inyong mga sender. This year ko lang po na-discover ang inyong YouTube channel kaya naisipan kong magpadala rin kaagad ng sulat sa inyo. Ako nga pala si Camilla. Sa kasalukuyan ay 32 years old. Nasa bahay lamang ako at nag-aalaga ng aking nag-iisang anak. Lumaki ako sa maginhawa at mayamang pamilya, Papa Dudut. Sabi nga ng iba ay pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Bunso ako sa apat na magkakapatid at malayong agwat ng edad ko sa aking sinundan. Bata pa lamang ako ay alam ko na na mayaman kami. Meron kaming malaking bahay, maraming sasakyan, mga kasambahay at lahat ng laruan na gusto ko ay ibinibigay sa akin ng mga parents ko. Nag-aral ako sa isang private school mula elementary hanggang high school. Nang tumungtong ako sa college ay kumuha ako ng isang engineering course. Bago ako matapos sa unang taon sa college ay namatay ng dahil sa cancer ang mami ko, Papa Dudut. Akala ko ay susunod ako sa kanya noon kasi sobra akong nalungkot nang nawala siya. Close na close kasi ako kay mommy at sobrang spoiled ako sa kanya. And I remember nag-aaway sila ni daddy kasi naging maldita raw ako kasi palaging sinusunod ni mommy ang lahat ng gusto ko. Mabuti na lamang at nandyan ang mga friends ko to cheer me up. Kahit papaano ay nakabangon ako sa kalungkutan at nagpatuloy sa buhay at syempre sa pag-aaral. Yun nga lang nakakahiyamang aminin ay mas lalo ako naging maldita at brat, Papa Dudut. Naging reason yon para sumakit palagi ang ulo ni daddy sa akin. Sobra kasing pasaway. Ako na lang ang nasa poder niya kasi lahat ng mga kapatid ko ay nag-asawa na. Pero para daw meron siyang binabantayan na 10 anak nang dahil sa katigasan ng ulo ko. Sa dami ng kaibigan ko ay hindi na ako halos nag-i-stay sa bahay namin. Palagi ko silang kasama na pumunta sa kung saan-saan. Natuto rin akong uminom at mag-party sa kung saan-saan nang dahil sa mga friends ko, Papa Dudut. Ako yung typical na rich spoiled brat na happy-go-lucky. Pero proud ako na sabihin na hindi ko pinapabayaan ang pag-aaral ko. Sinisiguro ko na hindi ako babagsak kasi gusto ko talaga yung course na tinitake ko. Hindi nga ako babagsak nang dahil sa kaliwat kanan kong pagsama sa mga friends ko pero ibang naging dahilan para mangyari yon, Papa Dudut. Pag-ibig. Yan ang naging dahilan, Papa Dudut. Never pa kasi akong nagkaroon ng boyfriend nang dahil sa dalawang reason. First, takot manligaw ang ibang lalaki sa akin kasi malakas daw ang personality ko. Second, wala akong gusto sa mga nanliligaw sa akin kasi ayoko sa mayabang. Kahit anong gwapo ng isang lalaki, kung mahangin ay natu-turn off talaga ako. Third year college ako nang makilala ko ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Si Nico. Matagal ko nang nakikita si Nico sa labas ng school at nagbebenta siya ng fishball, kikiam, kwek-kwek at sa malamig doon. Meron siyang bisikleta na may sidecar at marami ang bumibili sa kanyang mga babae kasi kilig na kilig. In all fairness, eh, gwapo si Nico, Papa Dudut. Moreno, maganda ang tindig at matangkad.
Ang ganda pa ng mga mata niya at mga ngiti niya. Kung hindi nga siguro siya palagi nakasuot ng sando at shorts na pambahay at mabibihisan ng maayos ay mapagkakamalan mo siyang anak ng isang mayaman na negosyante. Nalaman ko rin ang name niya dahil sa isa kong friend na bukang bibig si Nico kasi gwapo nga raw. Nang una kong tignan si Nico ay wala siyang dating sa akin. Nung una ay hindi ko siya pinapansin. Until isang hapon paglabas ko sa school ay may isang batang babae ang lumapit sa akin at inabot sa akin ang tatlong piraso ng kwek-kwek na naliligo sa sauce na nakalagay sa plastic cup. May kasama yung isang barbecue stick at sinabi ko sa bata na hindi ako bumili noon at hindi ako kumakain ng ganong pagkain kasi ang tingin ko ay madumi. Nauusukan kasi yon ng mga dumadaan na sasakyan at ang sabi ng bata ay libre raw yon at ipinabibigay sa akin ng kuya Nico niya. Nang tingnan ko siya ay napasimangot ako kasi kinindutan pa niya ako. Ang presko tuloy ng datingan niya sa akin. Nayabangan ako nung una kay Nico at hindi ko nagustuhan ang pagbibigay niya ng kwek-kwek. Wala akong kilig na naramdaman. Kapag lalabas ako ng school ay palaging may batang nagbibigay sa akin ng kwek-kwek at alam ko na agad kung kanino yon galing. Kay Nico. Palagi siyang naguutos sa iba't ibang bata araw-araw at hindi yata siya napapagod na gawin yon kahit na hindi ko tinatanggap ang ibinibigay niya. Ipinapakain ko na lamang sa bata yung kwek-kwek niya. Hanggang isang araw ay nagulat ako kasi si Nico na mismo ang lumapit sa akin para magbigay ng kwek-kwek. Isang linggo na ako nagbibigay nito sa iyo pero hindi mo tinatanggap. Huwag kang mag-alala, masarap yan at malinis. Nakangiti niyang sabi sa akin. Nakalabas ang malalim na dimples niya sa magkabilang pisngi noon. Hindi kasi ako kumakain ng street foods. Saka hindi ko sinabing bigyan mo ako niyan. Pero dahil nandito ka na, sasabihin ko na rin sa iyo na tigilan mo na ang pagbibigay sa akin niyan. Kasi nagsasayang ka lang ng oras, pagtataray kong sambit sa kanya. Ang ganda mo pala kapag masungit ka, Camilla. Ang turan pa ni Nico. Paano mo nalaman ang name ko? Nagtataka kong wika. Sa kaibigan mo na crush ako, tinanong ko nung bumili siya sa akin. Dati pa yon, matagal na. Sagot naman ni Nico. Gigil na gigil ako ng oras na yon sa friend ko, Papa Dudut. Na-imagine ko na pinakilig yon ni Nico kaya nadulas na sabihin ang pangalan ko kay Nico. Sige na, tanggapin mo na ito. Wala itong gayuma, promise. Saka masarap ito kapag mainit-init pa. Kapag lumamig na ito, baka hindi mo na magustuhan. Please kunin mo na. Nagmamakaawang turan pa niya. Leave me alone. Ayoko nga niyan, hindi ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Mataray kong sabi kay Nico. Aba-aba, sinasadya niyang magsungit kasi sinabi ko kanina na mas gumaganda siya kapag nagsusungit. Sige nga, masungitan mo pa ako. Yung todong sungit, pagbibirupan ni Nico. Grabe ang pamumula ng mukha ko sa mga sinabi ni Nico, Papa Dudut. Hindi tuloy ako nakapagsalita dahil feeling ko ay na-corner niya ako. Ang akala ko noon ay habang buhay na mayabang at mahangin ang magiging tingin ko kay Nico. Pero nagbago yon nang isang gabi ay nakita ko siya. Na ipinamimigay sa mga batang nakatira sa lansangan ang mga paninda niya na hindi naubos. Pinahinto ko pa talaga ang driver ko dahil nakasakay ako sa kotse nang masaksihan ko yon. Secretly ay lumambot ang puso ko para kay Nico, Papa Dudut. Humanga ako sa kanya kasi mahilig ako sa mga bata at sobra kong nagustuhan ang kanyang ginagawa. Kung kailan gusto ko na siyang maging friend ay saka naman siya tumigil sa pagbibigay sa akin ng kwek-kwek. Bigla kong namiss yung effort niya na tatawag siya sa isang bata para magpaabot ng kwek-kwek sa akin. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako na mismo ang lumapit sa kanya. Magkano sa kwek-kwek? Tanong ko. 5 piso, 2. Natigilan si Nico nang malaman niya na ako ang nagtanong. Camilla, ikaw pala yan. Bibili ka ba? Teka, akala ko ba hindi ka kumakain ng ganito? Natataranta niyang turan. Bawal bang mag-try? Saka nag-promise ka sa akin noon na malinis yan at masarap.
saka walang gayuma. Sabi ko na may kasamang pagbibiru pa. And that's how our friendship started. Hindi naman pala mayabang si Nico Papa Dudut. Masyado lang ako nagpadala sa first impression ko sa kanya. Mapagbiro at masayahin si Nico at nalaman ko rin na hindi pala siya nakatapos ng high school dahil sa hirap ng buhay. Kailangan niyang magtrabaho para mabayaran ang mga utang na naiwan ng namatay niyang nanay noong isang taon. Ang tatay niya ay hindi na niya alam kung nasaan. Umalis daw yon at hindi na bumalik pa. Yung dalawa niyang kapatid ay may mga asawa na. Mag-isa na lamang daw siya sa bahay nila. At yung pinampuhunan niya sa pagbenta ng street foods ay inutang lang niya. Mas lalo akong napalapit kay Nico dahil sa tingin ko ay magkatulad kami. Parehas kaming namatayan ng nanay at kahit kasama ko ang daddy ko ay para pa rin akong mag-isa dahil sa busy niya sa kanyang mga business. Surprisingly, naiintindihan niya ang mga hinaing ko sa buhay. And to cut the story short, nanligaw si Nico sa akin at makalipas nga ang dalawang buwan. Nang panliligaw niya sa akin ay sinagot ko na siya, Papa Dudut. Hindi ko na nakita na sobrang magkalayo ang estado ng aming buhay. Hindi ko iniisip na mahirap siya basta sinunod ko lamang ang aking totoong nararamdaman at wala akong nakitang mali doon. Kumalat sa school na boyfriend ko na si Nico. Alam ko na marami ang tinawanan ako dahil para sa kanila ay isang street food vendor lamang si Nico. Pero para sa akin ay higit pa roon si Nico. Siya yung taong kaya kong intindihin kahit ako mismo ay hindi minsan naiintindihan ang sarili ko. Siya yung lalaking minahal ako ng totoo. Nakarating sa daddy ko ang pakikipagrelasyon ko kay Nico. Binanggit niya yon sa akin habang kumakain kami ng dinner. Totoo ba na may boyfriend ka na ng isang street food vendor? Seryosong tanong naman ni daddy. Ang bilis namang makarating sa inyo ng balita, daddy. Pero yes, totoo yon. May problema ba na makipag-boyfriend ako? Malapit na rin po akong mag-18, sagot ko. Hindi ako tutol na magkaroon ka ng boyfriend. Pero wag namang isang street food vendor, Camilla. Maganda ka at alam ko na marami ang nanliligaw sa iyo na maayos ang pinanggalingang trabaho. Sa kanila ka pumili, ang turan pa ni daddy sa akin. Siguro nga marami akong suitor na mas mayaman at mas gwapo kay Nico pero siya ang mahal ko. Siya ang gusto ko, daddy. At hindi mo ko pwedeng utusan kung sino ang gagawin kong boyfriend, matigas kong sabi. Sobrang tigas ng ulo mo. Sinasabi ko sa iyo pagsisisihan mo yung pakikipagrelasyon mo sa kagaya ng Nico na yan. Anong ipapakain nun sa iyo? Fishball? Cake yam? Hindi ka na nahiya sa mami mo. Sigurado ako na ikakahiya ka niya kung sakaling buhay pa siya. Ang sermon pa ni daddy. Kung buhay man si mami, I am sure she's proud dahil sinunod ko ang gusto ng puso ko, daddy. Bakit ba hindi ka nalang maging masaya para sa akin? Mahal namin ni Nico ang isa't isa. Masaya ako sa kanya. Pangangatwiran ko pa. Sa ngayon, masaya ka pa. Kapag dumating ang panahon na kumakalam na ang tiyan mo dahil sa wala na kayong makain, ay saka mo sabihin sa akin kung masaya ka pa rin sa kanya. Hiwalayan mo na yung Nico na yan, Camilla. Mataas ang boses sa sambit pa ni daddy. Akala ko ay sa teleserye lang nangyayari ang ganong eksena, Papa Dudut. Yun bang mayaman ang babae tapos ay mahirap si lalaki at tutol ang family ng babae sa relationship nila ni lalaki? Yung paglalayuin sila. Natatawa ko pang inisip noon na sana ay huwag namang umabot si daddy na mag-offer siya ng malaking amount ng pera kay Nico kasi iisipin ko na talaga na nasa teleserye na ako. Nakita ko na ang daan para sa aking pagre-rebelde ang pagtutol ni daddy sa relationship namin ni Nico. Dahil sa matigas talaga ang ulo ko ay hindi ko sinunod ang kagustuhan niya na makipag-break ako sa aking boyfriend. Mahal ko talaga si Nico, Papa Dudut. Kayang-kaya kong suwayin ang sarili kong ama para sa kanya. Nang sabihin ko kay Nico ang mga sinabi ni daddy ay natakot siya para sa aming dalawa. Paano raw kong gawin lahat ni daddy para mapaghiwalay kami? Sinabi ko sa kanya na hindi ako papayag. Ipaglalaban ko siya basta ipaglaban din niya ako. Nangako naman si Nico sa akin na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako bibitawan. Natawa pa nga ako sa sinabi niya
na magkasama kami sa hirap man at ginhawa. Nakornihan kasi ako. Lahat ng mga kaibigan ko ay tinanong ako kung ano raw ba ang nakita ko kay Nico at siya ang minahal ko. Hindi raw kami bagay kasi rich girl ako habang si Nico ay isang kahig isang tuka. Ako naman ay palagi kong sinasabi sa kanila na hindi ko maipaliwanag kung bakit si Nico. Hindi yon dahil sa nabaitan ako sa kanya. Alam ko na may mas malalim pang dahilan bukod doon. Naging maganda naman ang takbo ng relasyon namin ni Nico sa mga naunang buwan, Papa Dudut. Kahit pa hindi tumigil si Daddy na sabihan ako na hiwalayan na si Nico ay hindi ko siya sinunod. Wala siyang magagawa kapag gusto ko. Yun nga lang ay may isang problema kay Nico. Napansin ko na parang insecure siya. Parang ang liit ng tingin niya sa kanyang sarili kasi nga mayaman ako sa aming dalawa. At ako ang madalas na gumagastos kapag nagde-date kaming dalawa. Minsan kami nag-dinner sa isang restaurant at nang makita ko na problemado siya nang magbabayad na ay inunahan ko na siya sa pagbibigay ng bayad sa waiter na kanina pang naghihintay. After noon ay hindi niya ako kinausap. Kinulit ko siya kasi ayaw niyang sabihin kung bakit siya hindi nagsasalita. Hanggang sasabihin niya na ang liit daw ng tingin niya sa sarili niya. Kasi hindi niya raw ako mailibre kapag lumalabas kami. Palagi raw nahati kaming dalawa sa gastos o kaya ay solo ako. Ang sagot ko ay huwag siyang manliit kapag ganon. Ang importante ay magkasama kami at masaya kaming dalawa. Isa pa ay naiintindihan ko na wala siyang pera at kung meron man ay nilalaan niya yon sa pagbabayad sa mga utang at pagbili ng pangangailangan niya. Palagi ko rin pinapalakas ang loob ni Nico, Papa Dudut. Sinasabi ko sa kanya na hindi niya kailangan na magkaroon ng maraming pera. Sapat na sa akin na mahal niya ako. Napakalaking bagay na noon para sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na magsumikap lamang siya sa buhay at kapag kaya niya na bumalik sa pag-aaral ay gawin niya. Malaki kasi ang tiwala ko sa kanya kasi napakasipag na tao ni Nico, Papa Dudut. Yun nga lang ay mahina ang loob niya pagdating sa mga problema. Ngunit totoo nga yata na hindi nawawalan ng hadlang kapag ang isang mayaman at mahirap ay nagmamahalan. Si Daddy ang hadlang na yon. Naging kampante ako noong una kasi bigla siyang huminto sa pagpilit sa akin na hiwalayan ko si Nico. Yun pala ay meron siyang pinaplano. Nabigla na lamang ako na meron na akong tiket papuntang Canada. Doon daw muna ako sa mga kapatid niya. Doon ko na rin daw ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Alam ko na paraan niya yon para tuluyang kaming magkahiwalay ni Nico. Nang sabihin ko yon kay Nico ay pinanghinaan siya ng loob. Siguro mas makakabuti kung sundin mo lang ang daddy mo. Wala ka naman talaga mapapala sa akin eh. Malungkot niyang sabi. Nico, ano ba yung sinasabi mo? Feeling ko ay tinataboy mo na ako. Saka sinong may sabi na gusto ko mag-aral sa Canada? Ayaw ko doon, mas gusto ko rito. Hindi ko kayang magkalayo tayo, turan ko. Eh paano na yan? May ticket ka na pala pala sa susunod na buwan. Baka palayasin ka ng daddy mo sa inyo kapag hindi ka sumunod. Nag-aalalang wika pa ni Nico. May iniisip akong paraan. Lalayas ako sa bahay namin. Itanan mo na ako, Nico. Magsama na tayong dalawa, mabilis kong sabi sa kanya. Ang akala ni Nico ay nagbibiro ako kaya hindi niya ako sineryoso sa sinabi kong gusto ko nang magsama na kami. Kapag papasok ako sa school ay nagdadala ako ng kaunting damit at gamit ko. Ibinibigay ko yon kay Nico at siyang nag-uwi sa bahay niya. Nang araw-araw ko yung gawin ay doon na siya naniwala sa akin. Mas pinili kong magsama kami ni Nico, Papa Dudut. Ang tingin ko kay Daddy ay isang kontrabida sa isang love story. Kaya lahat ay gagawin ko para hindi siya magtagumpay sa gusto niya. Nang halos lahat ng damit at gamit ko ay nahakot ko na sa bahay ni Nico ay tuluyan na akong hindi umuwi sa bahay namin. Nagpalit ako ng cellphone number para hindi na ako makontakt ni Daddy. Inisip ko na talaga na habang buhay na kaming magkasama ni Nico. Nagulat ako na unang beses ako makapunta sa bahay ni Nico. Maliit yon at gawa ang dingding sa plywood.
Yero ang bubong, walang kwarto, walang divider at sama-sama na ang salas, kusina at dining area. Nagpasalamat ako kasi merong sariling banyo. Sa lit ng bahay ni Nico ay sumikip yon ang dahil sa dami ng gamit na hinakot ko. Sobra akong nahirapan sa unang gabi sa bahay ni Nico. Manipis ang kutsyon niya at luma na. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magiging komportable sa paghiga. Tapos ay ang init pa. Hindi sapat ang hangin na ibinubuga ng electric fan niya. Pinaypayan pa ako ni Nico gamit ang cardboard hanggang sa makatulog na ako. Kahit na wala na ako sa bahay ay nangako ako sa sarili ko na magtatapos pa rin ako ng aking pag-aaral nang sa gayon ay magkaroon ako ng maayos na trabaho na siyang bubuhay sa amin ni Nico. Suportado naman ako ni Nico sa gusto kong yon, Papa Dudut. Bukod sa pagiging street food vendor ay nagtitinda na rin siya ng pandesal sa umaga at kung minsan ay sumasideline sa pagdi-deliver ng tubig. Lahat ng yon ay ginawa niya para kumita ng extra na pera para sa aking pag-aaral. Ebinenta ko rin ang iba kong gamit at damit para meron akong pandagdag. Sa una ay napakasaya ko sa panibagong buhay na meron ako kasama si Nico. Kahit na mula ako sa maginhawang buhay ay araw-araw akong masaya kasi magkasama kami ng aking mahal. Yun ang importante para sa akin. Isiniksik ko sa utak ko na hindi na ako mayaman kaya hindi naging mahirap sa akin ang pagtanggap sa ganong uri ng pamumuhay. Tuwang-tuwa pa nga ako kasi para kaming nagbabahay-bahaya ni Nico. Pero isang buwan pa lamang ang nakakalipas simula na magsama kami ay agad na nagsulputa ng mga problema. Kahit anong pagsusumikap namin na kumita ng pera ay hindi noon kinaya na magpatuloy ako sa pag-aaral. Buong gabi akong umiiyak kasi hindi ko matanggap na hindi ko na matutupad ang pangarap ko na magtapos sa aking kinuhang kurso. Mabuti na lamang at nasa tabi ko si Nico para damayan ako. Camilla, ano kaya kung bumalik ka na sa daddy mo? Para makapag-aral ka ulit. Hindi ko kasi maipapangako sa iyo na makakabalik ka pa sa pag-aaral. Alam mo na, mahirap lang ako. Ang turan pa ni Nico sa gitna ng aking pag-iyak. Ayan ka na naman eh. Bakit ba kaunting problema ay palagi mong sinasabi yan? Hindi porket umiiyak ako ngayon ay gusto ko nang bumalik kay daddy. Naglalabas lang ako ng sama ng loob. Tanggap ko na rin na hindi na ako papasok sa school. Kaya parang awa mo na Nico. Ayoko nang maririnig na pinapauwi mo ko sa amin kasi tinalikuran ko ng lahat para lang makasama ka. Naghihinanakit kong turan. Sorry na. Iniisip ko lang kasi na kasalanan ko kung bakit hindi mo matatapos ang pag-aaral mo. Nakayuko niyang sabi. Wala kang kasalanan, okay? Ako ang may gusto na sumama sa'yo. Ginusto ko ito, Nico, kasi mahal kita. Saka huwag kang mag-alala. Siguro nga ay mas maganda na huminto muna ako sa pag-aaral para dalawa na tayong magtrabaho. Mas mabilis tayong makakabayad sa mga utang mo. Then kapag utang free ka na, saka ulit ako babalik sa pag-aaral. Sabi ko habang pinupunasan ang aking luha. Ngumiti ako para gumaan ang pakiramdam ni Nico. Sigurado ka ba? Kaya mong magtrabaho? Nagdududa niyang tanong. Ako pa ba? Wala ka bang tiwala sa girlfriend mo? Saka nakatungtong ako ng college. Kahit paano, makakahanap ako ng maayos-ayos na trabaho. Don't worry, ako nang bahala. Nagmamalaki kong sambit. Hindi naging madali sa akin ang paghahanap ng trabaho, Papa Dudut. Sumubok ako na maging call center agent pero hindi kinaya ng katawan ko ang puyatan. Nagkasakit pa ako kaya nahinto ako sa pagtatrabaho. Nang gumaling ay bumalik ulit ako sa pag-a-apply. Sa dami ng pinag-applyan ko ay isa lang ang tumawag sa akin. Yung pagiging cashier sa isang supermarket. Dahil sa kailangan ko na kaagad na magkaroon ng trabaho kasi nakakapanghinayang ang mga araw na nakatunga nga ako sa bahay ay tinanggap ko na yon. Hirap na hirap ako kasi ilang oras akong nakatayo pero tiniis ko yon, Papa Dudut. Mas gusto ko na ganoon kesa sa puyat ako palagi. Unti-unti na ako nasasanay sa bago kong buhay. Gigising ng maaga, papasok sa trabaho,
Uuwi at kakain ng dinner kasabay si Nico. Kahit na tuyo at kamatis ang ulam namin o kaya yung matitirang fishball at kikiam sa tindahan ni Nico ay masaya ko. Kakaiba ang natutunan ko sa parting yon ng aking buhay, Papa Dudut. Natuto akong makontento sa kung ano lamang ang meron ako. Hindi kagaya noong nasa poder ako ng daddy ko na kahit nasa akin ang lahat ay marami pa rin akong gusto. Sa piling ni Nico ay natuto akong magpasalamat sa Diyos sa maliit at kaunting bagay na aming natatanggap. Malakas din ang paniniwala ko na hindi kami habang buhay na nasa ganong sitwasyon. Alam kong balang araw ay magkasama kaming makakaahon ni Nico sa kahirapan. Talagang niyakap ko ng pagiging mahirap, Papa Dudut. Kampante na ako na hindi na kami guguluhin ni Daddy, pero isang gabi pagka-out ko ay nagulat ako nang makita ko si Daddy sa labas ng mall. Lumapit siya sa akin at yung tingin niya sa akin ay parabang pinaparamdam niya na isa kong nakakadiring bagay. Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin, Camilla? Hindi ganyang uniform ang dapat mo sinusuot. Nagpapakababa ka ng ganyan ang dahil lamang sa isang lalaki. Nakakahiya ka. Nangiinsulto niyang sambit. Ano ba ang dapat kong isuot sa pagkakashare, Daddy? Two-piece swimsuit ba? Dinaan ko na lamang sa biro ang pangiinsulto niya. Bumalik ka na sa bahay. Hiwalayan mo na ang boyfriend mo. Sinisira mo ang buhay mo sa kanya. Talagang napakatigas ng ulo mo ang turan pa ni Daddy. Hanggang ngayon pala ay ganyan pa rin ang iniisip mo kay Nico. Hindi niya sinira ang buhay ko. Binuo pa nga niya ako, Daddy. Akala mo siguro ay hindi ako masaya kasi mahirap ang lalaking sinamahan ko. Mali ka, Daddy, sa buong buhay ko. Ngayon lang ko naging ganito kasaya. Tugon ko sa kanya. Sa umpisa lang yan, kilala kita, Camilla. Alam kong hindi mo kayang tagalan ang buhay mo sa lalaking yan. Isinusumpa ko na darating ang araw na ikaw mismo ang magmamakaawa sa akin para tanggapin kita sa aking bahay kapag mas lalo kayong nalugmok sa kahirapan. Sambit pa niya. Nang dahil sa sinabing yon ni Daddy ay mas na-challenge ako na ipakita sa kanya na hindi ako nagkamali sa aking naging desisyon. Gusto kong darating ang araw na makikita niya na magkasama pa rin kami ni Nico sa kabila ng aming pinagdaanan na hirap. Gusto kong makita niya kami ni Nico na nakakaahon sa kahirapan at kakainin niya ang lahat ng masasakit at pangiinsulto na sinabi niya sa amin. Hindi ko alam kung ano ang meron sa salita ni Daddy pero parang meron yung kapangyarihan dahil nagkatotoo ang mga sinabi niya. Mas lalo kaming nalugmok ng maaksidente si Nico, Papa Dudut. Habang pauwi siya sakay ng kanyang bisikleta ay nabundol siya ng isang kotse. Ang nakakagalit pa ay tinakbuhan siya ng nakabundol sa kanya kaya sarili naming bulsa kami kumuha ng pambayad sa ospital. Ibinaba ko na ng sobrang sarili ko noon at umutang pa ako sa mga kaibigan ko. Mabuti na lamang at walang seryosong pinsala na nakuha si Nico. Hindi pa siya makapagtrabaho dahil masakit ang kanyang balakang at binte. Hindi siya nakapaglalakad ng maayos at nakapagpepedal ng bisikleta. Mas lalo ako nahirapan kasi mag-isa lamang ako na nagtatrabaho. Samantala, pinipilit ako ni Nico na babalik na siya sa pagbebenta ng street food pero ako nagpumigil sa kanya. Baka kasi mas lalo siyang mapahama kapag pinilit niyang magtrabaho, kalalabas lang niya ng ospital. Saka ayaw ko na rin siyang pabalikin sa pagbebenta ng street foods at natatakot ako na maaksidente siyang muli. Prone kasi siya sa ganoon dahil nasa kalsada siya. Mahigit isang buwan rin na nasa bahay lang si Nico bago siya bumalik sa pagtatrabaho. Nangako naman siya na mag-iingat na sa susunod. Wala rin naman daw siyang alam na trabaho kundi ang pagbebenta ng street foods. Nagpatuloy ang buhay namin na parang nagtatrabaho lamang kami para may pambili ng pagkain at pambayad sa utang. Nag-18th birthday ako na pansit at tinapay ang handa. Malayong malayo yon sa pinangako ko dati na magiging ingrande ang aking debut, lalo na at isang beses lamang yon ang mangyayari sa buhay ng isang babae. Ang akala ko ay kaming dalawa lang ni Nico ang kakain ng niluto niyang pansit.
Pero nagulat ako nang pumunta sa bahay ni Nico ang tatlo sa aking kaibigang babae nung nag-aaral ako ng college. Puro anak mayayaman ang tatlong yon kaya ganoon na lamang ang pagkahiya ko. Ang sabi ni Nico ay sorpresa niya yon sa akin kasi nagsabi ako sa kanya na gusto ko kapag nagdibo ako ay nandun lahat ng kaibigan ko. Pero yun naman ay kung ingrande ang celebration. Nang umalis sa mga kaibigan ko ay doon ko na kinausap si Nico. Akala ko ba tayong dalawa lang? Bakit nag-invite ka pa? Tanong ko. Surprise ko yun sa'yo, Camilla. Hindi ba tuwang-tuwa sila nang makita ka? Nakangiting tugon ni Nico. Nico, hindi sila natutuwa na nakita ako. Pinagtatawanan nila ako kasi ganito ang buhay ko. For sure, ipagkakalat nila sa ibang mga friends na mahirap na ako. Na hindi natuloy ang ingrande kong dibu at pansin at tinapay lang ang handa ko, naluluha kong sabi. Pasensya ka na kung pansin at tinapay lang ang nakayanan ko, nagdadamdam niyang sambit. Hindi ito tungkol sa nakayanan mo, Nico. Ang sa akin, bakit mo pa sila pinapunta? Pagtatawanan nila ako, kilala ko sila. Nakakahiya, turan ko. Wala kong ideya kung naunawaan ba ni Nico ang punto ko. Nang sumunod na araw ay hindi na niya ako kinausap. Hindi na rin siya sumabay sa akin sa pagkain tuwing dinner. Nauna na siya at pag-uwi ko ay tulog na siya. Kaya wala na akong chance para kausapin ko siya kung bakit siya nagkakaganon. Naisip ko na parang ako na lang ang palaging sumusuyo kaya hinayaan ko siya. Tiniis kong hindi kausapin si Nico at umabot yon ng halos isang linggo. Hanggang sa makalipas pa ang ilang araw ay may naramdaman akong kakaiba sa aking katawan. Tuwing umaga ay nasusuka ako. Naging pabago-bago din ang mood ko. Ang bilis uminit ng ulo ko. Nang medyo natakot na ako sa nangyayari sa akin ay doon ako nagpa-check up sa isang clinic. Doon ko nalaman na 2 buwan na akong buntis, Papa Dudut. Nilunok ko na ang pride ko at kinausap ko na si Nico. Ganun na lamang ang tuwa niya nang sabihin ko na buntis ako. Pero ako ay hindi magawang maging masaya ng sobra. Nagwo-worry ako sa magiging buhay ng sanggol na nasa aking sinapupunan. Kahirapan ang bubungad sa kanya. Hindi pa ako handa na magkaroon ng anak pero kasalanan ko rin dahil hindi ako nakapagpigil lalo na't magkasama kami ni Nico sa iisang bubong. Bakit parang hindi ka masaya? Usisa ni Nico nang mapansin niya ang pananahimik ko. Masaya ako pero nagwo-worry ako para sa mga gastusin. May mga pangangailangan ako habang nagbubuntis tapos mga anak pa ako sa ospital. Wala tayong pera para sa ganon, Nico, sagot ko. Huwag kang mag-alala, masisipagan ko ang pagtatrabaho. Lahat ng kailangan mo ay magsabi ka lang at ibibigay ko, promise. Aniya sa akin. Kahit paano ay nawala na ang pangamba ko. Pinanghawakan ko kasi ang ipinangako ni Nico at pinatunay naman niya sa akin na totoo ang pangako niya. Buwan-buwan ako nakakapagpa-check up sa ospital. Nakakapagpa-ultrasound pa nga kami kaya nalaman namin na babae ang magiging anak namin. Nakabili na rin kami kaagad ng gagamitin ng baby at mga damit. Tuwang-tuwa ako kasi nakakapag-provide na si Nico. Kaya lang ay hindi ko maiwasan ang magtaka kung saan siya kumukuha ng pera. Imposible kasi nasa pagtitinda at sideline niya kasi kahit 24 hours siyang magtrabaho ay hindi niya makakayanang ibigay ang lahat ng kailangan ko habang buntis ako. Nico, huwag ka sanang magagalit ha. Saan ka kumukuha ng pera? Nangungutang ka ba? Tanong ko kay Nico. Hindi na ako nakatiis na tanungin siya. Isang buwan na lang noon ay manganganak na ako. Hindi ah. Nagbabawas nga tayo ng utang, hindi ba? Kaya bakit ko dadagdagan? May bago kasi akong sideline. Naghahanap ako ng gustong bumili ng lupa tapos nire-refer ko yung kakilala ko. Kapag bumili may porsyento ako, sagot ni Nico na pinaniwalaan ko. Dumating na ang araw ng panganganak ko. Nadala naman ako ni Nico sa ospital kaagad. Pero kahit umiiri ako habang nanganganak ay nasa isipan ko ang mga babayaran namin sa ospital. Nag-aalala ako na baka hindi kami makalabas ng baby ko kasi hindi namin kayang bayaran ng bills.
Hindi ko rin alam kung bakit sa isang private hospital ako dinala ni Nico. Nataranta na siguro siya nang sabihin ko na sumasakit na ang tiyan ko. After kong manganak ay hindi ko na nakita pa si Nico Papa Dudut. Ang naisip ko ay abala siya sa kanyang mga ginagawa para kumita ng pera. Sa araw ng paglabas ko ng ospital ay nagulat ako nang si Daddy na ang sumundo sa akin. Aniya ay sa bahay na kami uuwi ng anak ko. Ayoko sana pero inunahan ako ng hiya sa mga taong naroon kung magsasagutan kami ni Daddy. Isa pa ay wala pa akong lakas papadudod para makipagtalo sa kanya. Medyo nanghihina pa ako. Sumama ako sa kanya sa bahay namin pero bumubuo na ako ng plano kung paano ako tatakas kasama ang anak ko. Inalala ko rin si Nico at baka nag-aalala na rin siya sa akin kapag hindi na niya kami nakita ng anak niya sa ospital. Pinalipas ko ang isang linggo para magpalakas. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil wala akong alam kung ano ang nangyari kay Nico. Sinubukan ko siyang tawagan pero nagbago na yata siya ng number. Nang sabihin ko kay Daddy na babalik na kami ng anak ko sa bahay ni Nico ay tumutol siya. Aniya ay makakaya ko bang hayaan na mamulat sa kahirapan ng anak ko? Mas pipiliin ko raw ba na makasama ko si Nico tapos ang kapalit ay maghihirap din ang aking anak? Bigla po akong napaisip papadudot. Nagdalawang isip ako kung babalik pa ba ako kay Nico. Naisip ko rin na parang magiging makasarili ako kung pipiliin kong maging masaya sa piling ni Nico tapos ay lalaking mahirap ang anak ko. Kapag nagstay ako kay Daddy ay hindi ko na problema ang diaper at gatas ng baby ko. Hanggang sa pinili ko ang kapakanan ng anak ko. Nagpahinga ako ng isang taon at bumalik na ako sa pag-aaral. Sa dating school ko itinuloy ang aking kurso. Kapag nasa labas ako ay hindi ko maiwasang maalala si Nico kasi palagi ko siyang nakikita roon na nagtitinda ng fishball. Pero wala na siya. Nahiya na rin akong puntahan siya sa bahay niya kasi natatakot ako na sumbatan niya kasi iniwanan ko siya nang hindi nagpapaalam. Sumapit ang ikalawang birthday ng anak ko na kahit anino o dulo ng buhok ni Nico ay hindi ko na silayan papadudot. Masakit para sa akin ang nangyari sa aming dalawa. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana ay magkita kaming muli. Nang magkaroon kasi ako ng lakas ng loob na puntahan siya sa bahay niya, ay wala na siya doon. Giba na ang bahay niya at walang makapagsabi kung nasaan na si Nico. Ang naisip ko noon ay baka nalaman niya na pinili kong bumalik kay Daddy kaya hindi na siya nagpakita pa. Gusto ko siyang makausap upang maipaliwanag na ginawa ko yon para sa anak naming dalawa. Papadudot, hindi ko maiwasan na sisihin ang aking sarili at minsan iniisip ko na sana pala ay bumalik na lamang kami ng baby ko kay Nico. Sana pala ay nagtiwala na lamang ako sa kakayahan niya na kaya niya kaming buhayin ng maayos. Isang dagok sa buhay pa ang dumating sa akin nang ma-diagnose na may colon cancer si Daddy. Unti-unting bumagsak ang katawan niya at palagi na siyang nasa ospital. Ang sakit niyang yon ang naging daan para masira ang malaking pader sa pagitan namin. Naisip ko na baka mawala si Daddy nang hindi kami nagkakaayos kaya paunti-unti kong inayos ang pagiging anak ko sa kanya. Nang minsan ko siyang dinalaw ay isinama ko ang baby ko para makita niya. Tuwang-tuwa siya at anya, masaya siya na nakita niya ang apo niya sa akin bago siya mawala. Siyempre naiyak ako. Sinabi ko nagagaling pa siya basta sundin lang niya ang sinasabi ng mga doktor. Nakakarma na siguro ko kaya nangyari to sa akin. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Ang sabi pa ni Daddy. Daddy, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahaba pa ang buhay mo. Makikita mo pa ang anak ko na magkakaroon ng boyfriend. Pagbibiro ko kahit naiiyak na talaga ako. Huwag mo kong gagayahin ha. Huwag kang masyadong mahigpit sa anak mo at baka magrebelde rin kagaya mo. Lumuha na si Daddy. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa iyo, Camilla. Pati na rin kay Nico, ang sabi pa ni Daddy. Ang nasa isip kong tinutukoy niyang kasalanan ay ang pagtutol niya sa pagmamahala namin ni Nico. Wala na yon, matagal na yon, Daddy. Hindi ko na rin naman alam kung nasaan si Nico eh. Ang isipin nyo ngayon ay ang magpagaling.
nakangiti kong turan sa kanya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang may aminin si Daddy sa akin. Ano yan, nang mabuntis ako ay lumapit si Nico sa kanya. Humingi raw si Nico ng tulong sa kanya pero pinagtabuyan niya ito. Araw-araw daw ay nagpupunta si Nico sa bahay namin para manghingi ng tulong. Hanggang sa naisipan ni Daddy na tulungan si Nico pero ang kapalit ay hindi na ito magpapakita matapos kong manganak. Si Daddy raw ang nagbigay ng pera kay Nico para pambili ng kailangan ko noon. Si Daddy rin ang nagbayad sa ospital. Ang sabi pa ni Daddy, nang bigyan niya si Nico ng pera na pwede nitong gamitin para magsimula ay hindi nito tinanggap. Sapat na raw kay Nico na alam niya na mabubuhay ng komportable ang anak niya at ako. Doon ko nalaman na kaya hindi na nagpakita si Nico matapos kong manganak ay dahil sa kasunduan nila ni Daddy. Isinakripisyo niya ang makasama kami ng anak namin para magkaroon kami ng maayos na buhay. Gusto kong itama ang kasalanan ko sa inyo ni Nico. Kaya hanapin mo siya, Camilla. At nangangako ako na hinding-hindi na ako tututol sa pagmamahalan ninyong dalawa. Umiiyak na turan pa ni Daddy. Hindi na ako nag-aksaya ng oras, Papa Dudut. Hinanap ko na kagad si Nico dahil sa may basbas na ni Daddy ang pagbabalikan namin ni Nico ay tinulungan na rin niya ako sa paghahanap. Panayang dasal ko na sana ay hindi pa huli ang lahat para sa aming dalawa ni Nico. Sana ay ako pa rin ang nasa puso niya. 3 buwan bago ang 3rd birthday ng anak namin ni Nico ay isang magandang balita ang aking natanggap. Nakita na raw nila si Nico nasa Cebu na ito. Nakikitira raw ito sa kamag-anak nito sa side ng nanay nito. Agad ako nagpunta ng Cebu kasama ang baby ko. Pinuntahan ko ang address na ibinigay sa akin at doon na nga ay nakita ko si Nico, Papa Dudut. Sinubukan pa niyang magtago sa akin pero nang makita niyang kasama ko ang anak namin ay lumabas na siya ng bahay. Umiiyak siyang binuhat ang anak namin na simula ng pinanganak ay hindi niya nakita. Napaiyak na rin ako kasi sobra akong na-touch sa reunion nilang mag-ama. Sa paghupa ng emosyon namin ay doon ko sinabi na alam ko na ang naging kasunduan nila ni Daddy at payag na rin si Daddy na magkabalikan kami. Dahil sa ako pa rin ang mahal ni Nico ay sumama na siya sa akin sa pag-alis ng Cebu. Sobrang saya ko kasi alam ko na na yun ang simula para mabuo ang aking pamilya. Bilang pagbawi sa amin ni Daddy ay sinagot na niya ang gastos ng pagpapakasal namin ni Nico. Binigyan din niya kami ng pera upang merong kaming puhunan para sa isang negosyo. Nagtayo kami ng isang water refilling station at mula doon ay nakapag-ipon kami hanggang sa makapagpatayo na kami ng sarili naming bahay. Naging mabuti na rin kahit papaano ang kalusugan ni Daddy at magkasundo na rin sila ni Nico. Napakasaya ko kasi natutunan na ni Daddy na tanggapin na si Nico ang lalaking nakalaan para sa akin. Kung tatanungin ako kung meron ba akong babaguhin sa pinagdaanan ko sa buhay, ang isasagot ko po ay wala na. Hindi ako nagsisisi na nakaranas ako ng paghihirap noon sa piling ni Nico. Nang dahil kasi sa experience na yon ay natuto akong mag-appreciate ng maliit na bagay. Saka napakasarap na maabot ang ginhawa kapag nanggaling ka sa hirap. At syempre mas sasarap ang tagumpay. Kung kasama mo ang taong mahal mo at nagtutulungan kayong dalawa. Maraming salamat, Papa Dudut. Dito na lamang po pala ang aking sulat. Sana kahit papaano ay may aral sa buhay akong naibahagi sa inyong mga listeners. God bless us all. Sincerely yours, Camilla. Masusubok nga talaga ang pagmamahalan ng dalawang tao kapag sila ay nasa pinakamababang parte ng kanilang pagsasama. Nakakatuwang isipin na may kagaya ni Camilla na kahit lumaki na sa ginhawa ay nagawang samahan sa hirap ang lalaking kanyang minamahal. Napakagandang malaman na may dalawang taong nagmamahalan na nagsusumikap sa buhay ng magkasama sa hirap man o ginhawa. Ngunit hindi lahat ay kagaya ng kwento ni Camilla. May mga sitwasyon na kailangan muna nating isang tabi ang pag-ibig. Mas mabuti pa rin na nakikinig tayo sa mga magulang natin, lalo na kung kabutihan natin ang kanilang isinasaalang-alang.
Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.